Pumasok si Jesus sa templo. Habang siya'y nagtuturo doon, lumapit sa kanya ang mga punong pari at ang mga pinuno ng bayan at siya'y tinanong, "Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang gumawa nito?" Sumagot si Jesus, "Tatanungin ko rin kayo, kapag sinagot ninyo ang tanong ko, saka ko sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbautismo? Sa Diyos ba o sa tao?" Kaya't sila'y nag-usap-usap. "Kung sasabihin natin mula sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan? Ngunit kung sasabihin natin mula sa tao, baka kung ano ang gawin sa atin ng mga taong bayan, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta." Kaya't sumagot sila kay Jesus, "Hindi namin alam." Sinabi naman niya sa kanila, "Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung saan galing ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Ano ang palagay ninyo rito? May isang taong may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa nakatatanda at sinabi, 'Anak, pumunta ka ngayon sa upasan at magtrabaho ka roon.' 'Ayoko po,' tugon nito. Ngunit nagbago ito ng pasya at nagtrabaho sa upasan. Lumapit din ang ama sa ikalawa at ganoon din ang kanyang sinabi. At tumugon ito, 'Opo,' ngunit hindi naman pumunta sa upasan. Sino sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama?" "Ang nakatatanda po," sagot nila. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Tandaan ninyo, ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae ay nauuna pa sa inyo na makapasok sa kaharian ng Diyos. Sapagkat naparito sa inyo si Juan at itinuro ang pagsunod sa kalooban ng Diyos, at hindi ninyo siya pinaniwalaan. Ngunit naniwala sa kanya ang mga maniningil ng buwis at ang mga bayarang babae. Nakita ninyo ito, subalit hindi pa rin kayo nagsisit tumalikod sa inyong mga kasalanan. At hindi rin kayo naniwala sa kanya. Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga." Sabi ni Jesus, "May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid. Binakuran niya ang ubasan, nilagyan ng pisaan, at nagtayo ng isang tore. Pagkatapos, ang ubasan ay kanyang pinaupahan sa mga magsasaka at siya'y nagpunta sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan ng ubas, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga tauhan upang kunin sa mga magsasaka ang kanyang bahagi. Ngunit sinunggapan ng mga magsasaka ang mga tauhan. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa, at binato naman ang ikatlo. Muling nagpadala ang may-ari ng tauhan. Mas marami kaysa una, ngunit ganoon din ang ginawa ng mga magsasaka sa mga ito. Sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Sabi niya sa sarili, 'Marahil na may igagalang nila ang aking anak.' Ngunit nang makita ng mga magsasaka ang anak, sila'y nag-usap-usap, 'Ito ang tagapagmana. Halikayo, patayin natin siya upang mapasa atin ang kanyang mamanahin.' Kaya't siya'y sinunggapan nila, inihagi sa labas ng ubasan at pinatay. At tinanong sila ni Jesus, 'Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga taong iyon?' Sumagot sila, 'Papatayin niya sa kakilakilabot na paraan ang masasamang iyon at pauupahan ang ubasan sa ibang magsasaka na magbibigay sa kanya ng kanyang bahagi sa panahon ng pamimitas.'" Nagpatuloy si Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahangahangang pagmasdan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong masunurin sa kalooban ng Diyos. Ang bumagsak sa batong ito ay magkakadurog-durog at ang mabagsakan ito'y magkakaluray-luray.
Narinig ng mga punong pari at ng mga pariseyo ang mga talinghaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang tinutukoy niya. Siya'y dadakpin sana nila, ngunit natakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na si Jesus ay isang propeta. Mateo, 22 kabanata. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, "Ang kaharian ng langit ay katulad ng isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Isinugo niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Muli siyang nagsugo ng ibang mga lingkod at kanyang pinagbilinan ng ganito, 'Sabihin ninyo sa mga inanyayahan na nakahanda na ang mga pagkain, kinatay na ang aking mga baka at mga pinatapang guya, at handa na ang lahat, halina kayo.' Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Sa halip, pumunta sila sa kani-kanilang lakad. May nagpunta sa kanyang bukid at mayroon namang nag-asikaso ng kanyang negosyo. Sinunggaba naman ng iba ang mga lingkod, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari, kaya't pinapunta niya ang kanyang mga kawal upang puksain ang mga mamamatay taong iyon at sunugin ang kanilang lungsod. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, nakahanda na ang mga pagkain, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Pumunta kayo sa mga pangunahing lansangan at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Pumunta nga sa mga lansangan ang mga lingkod at isinama nila ang lahat ng kanilang natagpuan, masasama't mabubuti, at napuno ng mga panauhin ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin. Nakita niya ang isang taong hindi nakadabit pangkasalan. Tinanong niya ito, 'Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakasuot ng damit pangkasalan?' Hindi nakasagot ang tao. Kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, 'Talian ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Dooy mananangis siya at magngangalit ang kanyang mga ngipin.' Pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus, 'Marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang pinili.' Umalis ang mga pariseyo at nag-usap-usap kung paano nila mahuhuli si Jesus sa kanyang pananalita. Kaya pinapunta nila kay Jesus ang ilan sa kanilang mga alagad, kasama ng ilang tagasunod ni Herodes. Sinabi ng mga sugo, 'Guro, nalalaman namin kayo tapat at itinuturo ninyo ng buong katotohanan ang ibig ng Diyos na gawin ng mga tao. Wala kayong itinatangi sapagkat patas ang pagtingin ninyo sa mga tao. Ano po ang palagay ninyo? Naaayon ba sa kautusan na magbayad ng buwis sa emperador o hindi?' Alam ni Jesus ang kanilang masamang layunin, kaya't sinabi niya, 'Kayong mga mapagkunwari, bakit binibitag ninyo ako? Ipakita ninyo sa akin ang isang salaping pambayad sa buwis.' At ipinakita nga nila ang isang salaping pilak. 'Kaninong larawan at pangalan ang nakaukit dyan?' Tanong ni Jesus. 'Sa emperador po.' Tugon nila, kaya't sinabi niya sa kanila, 'Kung gayon, ibigay ninyo sa emperador ang para sa kanya, at sa Diyos ang para sa Diyos.' Namangha sila nang marinig ito, at sila'y umalis. Nang araw ding iyon, may lumapit kay Jesus na ilang saduseyo. Ang mga ito ay hindi naniniwalang muling mabubuhay ang mga patay. Sinabi nila, 'Guro, itinuro po ni Moises na kung mamatay na walang anak ang isang lalaki, ang kanyang kapatid ay dapat pakasal sa nabyuda upang magkaanak sila para sa namatay. Noon po'y may 7 magkakapatid na lalaki rito sa amin. Nag-asawa ang panganay at namatay siyang walang anak, kaya't ang kanyang asawa ay pinakasalan ng kanyang kapatid. Gayon din po ang nangyari sa pangalawa, sa pangatlo, hanggang sa 7. Pagkamatay nilang lahat,
namatay naman ang babae. Ngayon, sino po sa pito ang magiging asawa niya sa muling pagkabuhay? Yamang siya'y napangasawa nilang lahat. Sumagot si Jesus, "Maling-mali kayo. Palibhasa'y hindi ninyo nauunawaan ang mga kasulatan, ni ang kapangyarihan ng Diyos. Sa muling pagkabuhay, ang mga tao'y hindi na mag-aasawa. Sila ay magiging tulad ng mga anghel sa langit. Tungkol naman sa muling pagkabuhay ng mga patay, hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan ang sinabi sa inyo ng Diyos? Sabi niya, ako ang Diyos ni Abraham, Diyos ni Isaac, at Diyos ni Jacob. Ang Diyos ay hindi Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay." Nang marinig ito ng mga tao, namangha sila sa kanyang katuruan. Nagtipon-tipon ang mga Pariseo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseo. Isa sa kanila, nadalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. "Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan?" Tanong niya. Sumagot si Jesus, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang katuruan ng mga propeta." Tinanong naman ni Jesus ang mga Pariseyong nagkakatipon doon. "Ano ang pagkakilala ninyo tungkol sa Kristo? Kanino siyang anak?" "Kay David po," sagot nila. Sabi ni Jesus, "Kung gayon, bakit siya tinawag ni David na Panginoon noong pinapatnubayan siya ng Espiritu? Ganito ang kanyang sinabi. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, 'Maupo ka sa kanan ko hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo.' Ngayon, kung si David ay tumawag sa kanya ng Panginoon, paanong masasabing anak ni David ang Kristo?" Isa man sa kanila'y walang nakasagot at mula noo'y wala nang nangahas magtanong sa kanya. Mateo, 23 kabanata. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, "Ang mga tagapagturo ng kautusan at ang mga Pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa, sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral. Nagpapataw sila ng mabibigat na pasanin sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagpasan ng mga iyon. Bawang pagitang tao ang kanilang mga gawa.